So kumusta naman ngayon yung status ng ano, call center industry? Kamu na, Joyce. Oh, isa ngayon medyo ano, medyo convenient para sa lahat kasi nga nasa bahay lang. So technically walang masyadong gastos sa ano, sa pamasahe, sa pagkain din, syempre kumbaga sa bahay ka na rin kumakain. So mas nakakatipid. Pero syempre knowing na merong pa rin pandemic na nasa labas, so mahirap pa rin dahil lahat naman ng kailangan mo is kailangan mong bilhin sa labas. So yun lang. Pero dahil na naka-work from home naman kami, so it's okay. But may mga companies or may mga BPOs na hindi inaallow na mag-work from home dahil financial account. So like for example, yung mga credit card, ano, yung mga kinikater nila is about credit cards or about yun, yung mga ganung klaseng account, hindi sila pinapayagan. So sa amin kasi, so pwede naman kasi hindi naman kami financial account. Ah, okay. So depende pa rin sa ano, kung halimbawa outbound, no, or inbound, ano tawag daw, inbound na. Well, depende. So may mga, 'di ba, may mga credit cards, ano, may mga credit card na accounts, so may mga financial accounts. So yun yung mga alam ko ang hindi, ewan ko lang ha, pero since 4 months na rin naman, so hindi ko lang alam ngayon kung kung meron ng mga nag-work from home na financial account. Pero as far as I know, hindi sila nga pwede kasi nga ika-capture mo yung ano eh, ika-capture mo yung credit card details nila eh, or credit card information nila. So which is very ano yun, very critical lalo na sa mga Americans. Sa inyo naman, Mark, ano, kumusta yung ano niyo diyan sa ano niyo, company niyo? Sa company namin, kagandahan, lahat naman binigyan ng option to work from home. Provided na kailangan meron kaming access sa internet, like kailangan sa yung internet, sa yung computer, kasi kumbaga may mga requirements na kailangan para doon. Though, yung company namin, ano siya, business to business siya, telemarketing siya. So, though, based siya sa US, no, affected din siya dun sa pandemic kasi marami rin cases sa US. Pero, ang kagandahan, yung company naman understands na kailangan talaga, na kailangan ng mga tao ng trabaho. So, ayun, that's why binigyan kami ng option para magtrabaho sa bahay. Yung iba na hindi na wala pang kakayanan ng trabaho sa bahay kasi wala pa silang napakabit na internet and wala silang laptop or computer. Pinagamit naman sa kanila yung ano eh, pinagamit naman sa kanila yung mga credit needs nila, ganyan. So nagamit nila yon para kumbaga magkaroon sila ng panahon para makapag-invest para dun sa gagamitin para sa makapagtrabaho sa bahay. So ganoon naman ka-considerate yung ano, yung so para tampon naman sa mga magsa-start, nagpa-plan mag-work sa call center. Ano yung continuous hiring pa ba ngayon or freeze hiring? Well, sa inyo, Mark. Sa inyo, Mark muna. Okay. Sige. Sa amin, ano, freeze hiring kami. Kasi, yun nga, as much as possible, yung company gusto niyang i-maintain lahat ng empleyadong meron siya. Kasi, kumbaga naiintindihan nila kung gano'ng ka-importante yung trabaho. So, isa sa mga paraan para magawa yun is itigil muna yung hiring process. Pansamantala. Thank you, Joyce. Well, hiring kami actually. So, nag-start kami mag-hire nung Monday pa. Nag-start kami ng Monday until July 25. So, I think may mga
companies pa rin na ano na nagkagaya sa amin na continue pa rin yung trabaho, or I mean continue pa rin yung pag-hire ng mga tao, kasi yung account kasi namin is entertainment, and we all know na mga ang Americans is mahilig sila sa mga entertainment or sa mga streaming videos or streaming services. So that's why walang ano sa amin, walang problema sa amin. So kailangan pa rin namin ng tao actually. That's good. As yung isa sa question ng mga ano, mga subscribers, kailangan daw ba magaling mag-English pag nag-apply sa call center? Ikaw muna, Joyce. Depende sa account mo eh. Kung local account, then definitely dapat medyo marunong ka lang para pwede kang mag-taglish. Kasi may mga local accounts tayo na nagtatagalog, nagtataglish, depende sa kausap mo. Kung English naman yung kausap mo, English speaking yung kausap mo, so dapat marunong ka rin mag-English. Pero kung international siguro, kung international yung account mo, then definitely it's a requirement na dapat kahit pa paano marunong ka mag-English, or not actually marunong, but alam mo yung mga ano mo, alam if dapat basic and dapat good yung communication skills mo, otherwise madidiscriminate ka lang, kasi nga kung Americans yung kausap mo the whole day, so at kung di ka naman marunong mag-English, then definitely baka maging irate lang yung kausap mo, or baka ma-frustrate lang yung kausap mo, pwede kang hang upan, or pwede kang pwede silang mag-end chat sa chat sa iyo. Oh, kasi may soft skills training naman. So, depende. Sa mga call center. So, natututunan. Oh, meron naman. Sa iyo naman, Mark. Oo, meron. Actually, kagandahan ngayon, maraming mga program para sa mga gustong sumubok sa ganitong industriya. Kasi may mga pre-training like sa TESDA, ganyan. Tama. Makakuha ka ng certificate doon, and then i-endorse ka nila sa mga kumpanya. And ang kagandahan pa, yung mga kumpanya naman ngayon, kasi kumisang pag call center, parang natatakot yung iba, diba? Pero hindi dapat eh. Kasi nandun sila para turuan ka, no? Aside from this training na gagawin mo, kahit hindi ka nga nag-training ng TESDA, kahit bagong graduate ka, tuturuan ka talaga nila eh. And meron silang, kumbaga, yung skill set mo, didepende yan sa magiging account mo rin. Kung medyo mahina ka sa, kung hindi ka pa masyadong sanay sa oral, mas gusto mo yung written, pwede ka sa chat support, diba? Ngayon, kung maganda naman na yung kung paano ka magsalita sa lingwahe nila na English, pwede ka din nila ilagay sa voice account naman. So, yung mga company ngayon, hahanapan ka talaga nila saan ka muna dapat. Kumbaga, pwede ka muna sa non-voice, and then kapag nasanay ka doon, pwede ka na sa voice hanggang sa mas mahasa ka pa. So, yun yung kagandahan. So, dapat hindi natatakot mag-apply sa ganitong klaseng industriya, kasi para sa akin, para to sa lahat. Kahit nga hindi graduate. Oo, pwede na. Kahit hindi graduate, napaka, saka magandang opportunity din na binibigay nila. Diba may, panimbawa, mag-apply ka for team leader or yung mas higher position, may qualification ba yun na course? Tanya, Joy. Hindi naman siya actually requirement eh, kasi pwede kang mag-excel sa ganitong industry kapag talagang pinakita mo yung or showcase mo yung talagang skills mo or yung talagang potential mo. So I think hindi naman siya requirement na kailangan college graduate ka. So magbe-base pa rin sila sa kung anong kaya mong gawin, or ano yung skills na kaya mong ipakita. Kasi most of the time, we will be dealing with mga agents din naman eh. Kung team leader ka, so
ang kailangan mo lang is magaling kang mag-coaching or magaling kang mag-motivate ng mga agents or magaling kang mag-coach kung kailangan nila medyo hindi sila okay or medyo hindi maganda yung araw nila, so you have to inspire them kung paano mo sila malilift up para maging okay ulit sila. So yung mga ganun. So hindi talaga siya hindi talaga siya requirement na kailangan ka college graduate. So when it comes to perks and benefits sa call center, ano expectation nila pag halimbawa and then for the incentives na. Thank you, Mark. Okay. Mark. Sa amin, so number one, yung pinakamahalaga dyan, yung HMO, kumbaga. Yung HMO kasi, napakalaking bagay yan, di ba? Yung health card natin. Siyempre, magkakaroon ka ng dependents. Diba? Malalagay mo dyan yung anak mo, yung asawa mo, which is napakalaking bagay. Napakalaking bagay niyan para sa atin. Next sa amin, merong mga company na free food. Yung sa amin kasi free food siya. Kumbaga, wala kang gagastos ng pagkain. Talagang libre yung pagkain sa amin. Oo. So, kung wala ka namang bisyo, hindi ka nag-yosing, hindi ka nag-ano. Tipid talaga, yun lang pamasahe mo, yun yung kailangan mong bayaran. Yun yung mga nakuha na sa company na perks. Incentives, o kasama yan eh. Sabi nga nila, kung nagtatrabaho ka ng mabuti, di ba, may kapalit. Ito naman, second to the last question. How do you handle mga irate customers? Ciao, Joy. Irate customer. So, syempre, kailangan mong ilugar yung sarili mo sa position din nila. So, bago pa sila tumawag, so, meaning, meron na silang talagang issue or may frustration na kagad sila. So, regardless kung ano man yung issue na yun, so, ang pinaka key points lang din is like kailangan mo makinig or kailangan mo silang pakinggan muna. Wag mo silang i-interrupt pagka nagsasalita sila or meron silang sinasabi. You will try to listen first. Okay, active listening yung kailangan. And then syempre empathy. So kailangan 'yon. So kailangan mag-empathize sa customer mo kung about kung ano yung nararamdaman nila and all. And then, yun, tsaka mo siguro ibigay yung, tsaka mo ibigay kung ano yung advice mo, kung ano yung resolution na pwede mo gawin dun sa problema nila o kung ano man yung issue nila. So, basta makapag-build ka muna ng connection with the customer. So, as long as nag-gain mo na yung trust niya, okay? So, I don't think na hindi siya, hindi mo siya mapapacify. So, makikinig din naman siya sa lahat ng mga sasabihin mo. Lalo, kaya sila kumontak sa'yo kasi kailangan nila ng resolution. So, at kung maibigay mo din naman yon, so, I think, hindi kayo magkakaroon ng problema. Very well said. So, tapos, last question naman para sa inyo dalawa. Ano yung may advice sa mga aspiring na mag-uumpisa pa lang sa call center or mag-a-apply pa lang sa call center? Ikaw muna, Mark. Siguro number one, lagi ko itong sinasabi sa mga nagiging ahente ko, sa mga agents ko. Marami kasi sa karamihan natatakot gawin yung isang bagay. No, pero sabi nga, the biggest regret na magkakaroon pa sa buhay is yung hindi mo siya susubukan. Yung hindi mo susubukan yung isang bagay. Yun ang biggest regret mo. Kaya para sa ang advice ko para sa mga gustong pasukin ng ganitong industriya, hindi mo masasabing hindi to para sa iyo kung hindi mo siya sinubukan. So, wag kang matatakot na subukan yung isang bagay.
na hindi mo pa nagagawa, malay mo, nandito pala yung ano, di ba? Nandito ka mag-excel, dito ka magiging mas successful, di ba? Saka, it's not just about work. No, working is not just about, alam mo yun, facing the computer, makipag-usap sa mga customers mo, prospects mo, kung ano pang tawag dyan. It's about ano rin, having a family kasi sa trabaho, meron yan. Meron kang second family sa trabaho talaga. And yun yung isa sa bagay na makukuha mo, working. Family na tutulong sa'yo. Kung paano gawin yung tutulong sa iyo kung paano gawin yung isang bagay, kung paano ka magiging magaling sa isang bagay. So, pagpasok sa trabaho, hindi yan laban mo lang mag-isa, merong along the way tutulungan ka ng mga magiging pamilya mo rin sa trabaho. So, never be afraid, no, doing something you haven't tried before. So, yun lang, yun lang. Well said. Ikaw naman, Joyce, last. Same question. Okay, so siguro sa mga gustong pumasok ng BPO or ng call center, so yun nga, I agree with Mark na hindi talaga masamang subukan kung ano, kung hindi mo susubukan din, hindi mo malalaman kung kung makakapasok ka or hindi. Okay, so wala namang ano dito eh, wala namang sa application naman, hindi naman natin titignan kung anong mga naging history mo sa mga buhay mo eh. So, ang titingnan pa rin natin is paano mo yung composure mo pagdating sa ano, sa siguro sa ano mo, sa interview mo. So, paano mo ipapakita kung anong meron ka at kung anong pwede mong ma-share o pwede mong maitulong sa company. So, yun naman ang importante at yun lang din naman ang hinahanap. So, siguro bago nila, tip ko lang siguro kung bago nila pasukin yung isang BPO, so kailangan medyo mag-research muna sila kung anong trabaho o anong mga ginagawa ng BPO para hindi rin sila ma-culture siya. Kasi hindi siya kagaya ng mga ano natin, yung mga pang-government natin na mga yung mga nag-o-office na ganun lang, mag-opisina ka lang and all. Ito, ibang-iba kasi, unang-una, meron tayong panggabi yung pasok. So, medyo, kung hindi ka sanay sa panggabi, so baka hindi mo kayanin. So, siguro, kung may mga, total parang feeling ko, halos lahat naman ng tao lagi nagpupuyat, at gising sa gabi, at sa umaga tulog. So, feeling ko maraming makakapasok dito. So yun, tsaka hindi katakutan yung ano, dapat katakutan yung mag-English ka or dahil pagsasalitan ka ng English. So secondary language naman natin yan eh. So marami nanonood ka ng English movie, nagbabasa ka ng English na libro. So nag-chat ka sa kung sino-sino, pero minsan napapa-English ka din. So bakit hindi mo na lang gamitin? So instead of, 'di ba? So trying hard ka din naman mag-English minsan, so mas mapapractice mo dito or mas ma-enhance pa yung pag-English mo siguro. So yun siguro. Thank you so much. The best na pwede sa pagbigay ng tips. I think makakatulong talaga to sa mga, especially sa mga subscribers dito sa YouTube. Makakatulong to sa kanila, especially yung mga nawalan ng trabaho or yung gustong work from home, di ba? Saka ang narinig ko kay Mike, may tinatawag na home-based call center. Pwede ka na rin sa bahay mag-tawag. Bago ba yun? Well, bago siya, pero mas, yun nga, so parang mas, ano yun, mas convenient yun kasi nasa bahay ka lang. So, sa'yo lahat ng gamit, syempre, devices and internet, syempre, electric bill, so syempre ikaw din magbabayad. So, ano, pero ang convenient na makukuha mo doon is syempre nasa bahay ka lang, so pag gising mo hindi mo na kailangang mag-ayos or mag-prepare ng kung ano-ano, so alam mo yun, so parang wala ka nang isipin na papiyahe pa ako ng mahaba, hawak mo yung oras mo, so isa.
So yun yun naman ang uso din ngayon, home-based. Home-based, no? So yun, yep. Salamat. Sobrang ano, na-appreciate ko talaga yung time yun. Alam ko, inaantok na siguro kayo. Sobrang thank you kapag ano, sa invitation na mag-share sa mga viewers paano mag-apply or sa work sa industry. Lang sila kahit may pandemic tayo, may mga ano pa rin, may mga companies o may mga BPO pa rin na nagpatuloy-tuloy yung pag-hire ng mga tao. Lalo ngayon, mahirap pang maghanap ng trabaho at kung na-laid off ka, so definitely mahirap makahanap ulit kung ganito kahirap yung ano, yung biyahe, ganong kahirap maghanap ng mga bukas na companies. So, tiyaga lang silang check online sa mga Facebook posts or di kaya sa mga ano din natin, sa job street, mga ganun. So meron at meron yan. Pwede ba sila mag-apply? Saka, pag nag-apply sila online, ano, doon din ang interview through online, parang ganun. Yes. Sa amin via Zoom. Oo. Mga online interview yan. Saka add ko na rin, hindi naman porque iba-iba yung call center eh. Meron din online teaching. Online teaching, napaka magandang simula niyan. Pwede yung maging simula ng iba na gustong pasukan din yung video talaga. Kasi online teaching, kuminsan yung mga tuturuan mo, mga batang Koreano, ganyan. So, hindi sila matatakot kasi basic English lang naman yung dapat ituro sa mga. Pero just to answer your question, yes, ang interview will be done online. Phone interview yan, yung mga yan. Kaya via Zoom, yung meeting. Meron pa palang isa. Meron din tayong email support. So, email lang. So, sasagot na lang sa mga email ng mga customer. So, kung ayaw mong mag-chat, ayaw mong mag-call, so pwede naman sila sa email. So, sa email, pag-email kasi pwede ka, marami ka pang time mag-isip para i-compose yung email mo eh. So, kung marami namang mga ano ngayon, mga pwede mong pag-i-check yung mga grammar mo bago mo i-send sa customer mo. Pwede kang gumamit ng mga services ngayon like Grammarly. So, ipipaste mo na lang yung mga messages mo doon or yung message mo. And then, i-auto-correct na siya, ika-copy-paste mo na lang. So, kung medyo duda ka sa mga grammar and mga sa mga tenses mo and all. So, yun. So, madali lang din. Isa yun sa mga ino-offer natin sa non-voice. Chat, tsaka email. Matagal na ata yan, no? Yung email support. Dati pa yan or bago lang? Tagal na yan. Well, matagal na rin naman. Kaso dati kasi, hindi blended siya dati. Parang chat ka tapos kalahati ng shift mo is email. Pero ngayon meron talagang email support lang na as in the whole shift is email lang yung gagawin mo. Sasagot ka lang ng mga emails. So, salamat. Thank you, Eric. Salamat, Joyce, Mark. Ingat. Bye. See you next time.